mga bagong attack helicopter ng Pilipinas. At kung mahilig ka sa mga kwento at tunay na balita na pagkukulutang aral, pakipindot na ang subscribe pati ang notification bell na napakadali lang namang gawin para updated ka sa mga bagong video. Kamusta mga kaambos? May big news na naman tayo. Secretary Delphine Lorenzana, nanindigan na T-129 attack helicopter ang napili para sa Philippine Air Force dahil ang budget lamang ng ating gobyerno para dito ay 13 billion lamang. Ang para sa karagdagang impormasyon, mayroon akong link na inilagay dyan sa description. Pwede nyo siyang bisitahin. Tara! Pag-usapan natin ang attack helicopter na bibili ng Pilipinas. Pinag-aaralan na po ng mabuti ng Department of National Defense or DND ang pagpili ng 6 na attack helicopter sa Turkey. Aba, matindi! At sinabi po ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa CNN Philippines noong Miyerkules, June 3, na tumitingin sila ng attack helicopter sa Turkish at hindi pa po nila nilalagdaan ng kontrata dahil pinag-aaralan pa nilang mabuti kung ano ang kakayahan ng attack helicopter ng Turkish at kung ano ang kailangan nila na dapat gawin. Aba, matindi! Ito ang magandang gamitin mga kaambos sa mga terorista. Ayos to mga kaambos, dahil pinag-aaralan pa nilang mabuti bago sila pumirma para hindi sila sumablay. Teka, sang-ayon ba kayo dito? Kung sang-ayon kayo o hindi, mag-comment na kayo sa baba. Kaugnay po nito, sinabi ng kalihim ng DND na hindi na ito sinusulong pa ang pagbili ng mga attack helicopter mula sa Estados Unidos dahil sa limitadong 13 billion budget na inalaan para sa Philippine Air Force upang bumili ng mga attack helicopter. At dagdag pa po ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa CNN, sa halagang 13 billion, ang Turkish ay maaaring magbigay ng 6 na pirasong attack helicopter lamang. Sa lagay ko po, mas mabuti yon dahil alam mo kapag bumili ka ng mga bagong kagamitan ay ikukonsidera mo rin ang mga pagpapanatili sa mga pasilidad. Sinasanay namin ang mga tao upang manatili ang mga ito at ang mga stock mo para sa mga ekstra bahagi. Paliwanag po ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Nabanggit din po ni Defense Secretary Lorenzana na inaprubahan ng Estados Unidos ang posibleng pagbebenta ng 6 na unit ng Boeing AH-64E Apache attack helicopters para sa $1.5 billion at 6 na unit ng attack helicopter ng Bell AH-1Z Viper na nagkakahalagang $500 million. Pero po, ang sagot ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang pera na ibinigay sa 6 para sa pagbili ng mga attack helicopter ay 13 billion lamang. Kung bibili natin ang Apache, ay maaari lamang tayong bumili ng isa. Kung bibili natin ang Viper, ay maaari lamang tayong bumili ng dalawa. Para sa akin mga kaambos, mas magandang bilhin ang sa Turkish. Dahil 6 na unit na attack helicopter ang pinangako na ibibigay ng Turkish sa Pilipinas. Wow! Magandang balita to. Sana po ay matapos na ang negosasyon at madaliin na ng DND ang pagproseso dahil magandang panlaban nito sa terorismo at nang masugpo na sila. Kaya naman mga kaambos, kung nagustuhan mo ang balitang to, huwag kalimutang mag-comment at mag-like and share. At ito po ang inyong tagapaghatid ng tunay na balita. Ako po ang inyong likod, Ambos News TV. Nagustuhan niyo ba mga kaambos ang video nito? Mag-iwan lamang ng comment, like, and share. And don't forget to subscribe on YouTube. And this is Ambos News TV.